So guys, kapag may pagkakataon na makakasingit ka pero safe naman, ay sumingit ka na pagdating sa mga ganito tulad niya na yan. Tapos isa ito sa mga lugar na pag dumadaan talaga ako, itong gusto ko kasi yung mga sightseeing dito, malulupit. Nagpapapasok rito sa may Zipper Lane, no? Para makaiwas tayo sa traffic dito sa may Rosario. Ito yung pinaka ano natin eh. Time Savers. Yung Zipper Lane na to. Good morning sa inyo mga paps. Korea Moto Vlog nagbabalik. So paalis na tayo rito sa bayan ng Morong guys, no? At sasabak na naman tayo sa isang gera na hindi naman matrapik. Baga papasukin lang naman natin yung kahabaan ng parking lot dito sa may Ortigas Avenue. May Pasig. So grabe talaga. Baga yung oras mo ay napupunta na lang sa biyahe, papasok ng trabaho, no? At hindi katulad ng mga ibang mga nasa work from home lang na kahit papaano eh kasama pa rin nila yung mga mahal nila sa buhay. So kung pwede nga lang tayo mag work from home, edi bakit hindi, di ba? So dito pa lang traffic na. Di pa tayo nakakalayo. So by the way guys, no, ayan. Ayun yung pinagpapagasolinahan natin, 65.60. So grabe. Nung naabutan ko pa dati nung di ko lang alam, siguro mga 10 years ago naabutan ko mga nasa 37, 35 lang yung gasolina. Ayan guys, oh. Nakikita nyo yung mga 4 wheels na yan, paluwas lahat ng Maynila yan. So ibig sabihin, hindi lang dito galing sa Rizal, pwede rin nang galing sa sa Bulacan, sa Cavite, diba, sa Laguna. So ayun yung mga nagtatrabaho papunta ng Maynila. So yung mga sasakyan naiipon talaga sa mga exit point. Uy, nasagasaan yung aso. So dapat talaga magkaroon ng ano eh, no? Yung gobyerno na yung ibang mga trabaho ay ilagay na lang sa ano, sa probinsya. Ako sa bagay, may mga ganyang proyekto na talaga noon pa man. Yung mga dating factory na nasa naka-base sa Pasig ay nalipat ng Laguna, tsaka yung iba nasa Cavite, yung mga business park doon. So ayan, oh. Dito pa lang yan sa side ng mga biyahe na papuntang Antipolo, iba pa yung side ng mga dumadaan sa Binangonan floodway. So kaya ang bagsak ng mga yan pag na-filter ay sa Ortigas Avenue, sa May Rosario, or it's either na sa C5, sa C6, ganun. So guys, kapag may pagkakataon na makakasingit ka pero safe naman, ay sumingit ka na pagdating sa mga ganito tulad niya na yan, may truck na malaki. Kapag inabutan ka niyan sa zigzag at naunahan ka niyan, may hirapan kang umovertake. Kaya rito pa lang sa may diretso pa lang, baga bago mag boundary ng Antipolo, hanggat maaari. Unahan muna to. Kasi talagang ano yan,
ayun, nauna na gustong unahan ng kotse. Kasi magiging pangalso mo yan, ayun, yung truck na yan, oh. Habang nasa sigsag ka. Tapos isa ito sa mga lugar na pag dumadaan talaga ako, gustong gusto ko. Kasi yung mga sightseeing dito, malulupit. Hindi ako nagsasawang mag-vlog rito kahit pa ulit-ulit. Ayan o, diba? Medyo mapag. Ayan. Ito yung liko na may kaunting banking. Hindi naman to katulad ng sa Marilaki na talagang sumisiko yung mga bankingan doon. Eh dito pwede ka naman bumanking. Kaya lang, mag-iingat ka pa rin, di ba? Huwag mo ipipilit pag hindi mo kaya, huwag kang bumanking. Kasi talagang may kalalagyan ka. It's either nasa maimplang ka, tumilapon ka, or makadisgrasya ka ng iba. So, bali ito yung sigsag dito sa Antipolo. Ang hanggat maaari kapag walang traffic sa ganito, samantalahin mo eh, para yung ma-minimize mo yung oras. Para habang, para pagdating mo sa Ortigas, pag traffic, di ba, may oras ka pa, may allowance pa. Ano, sarap. Yun, oh, ang ganda ng view. Kaya kapag galing ka ng Maynila tas traffic, pag dumaan ka rito marirelax ka talaga eh. Ayan o, greenery solid. Bali itong binabaybay natin, sakop na ng Antipolo. Kapag bumabiyahe ka, no, may mga iba't ibang klase kang nakikitang mga rider. Paano yung mga diskarte nila? Minsan may mga nangangarera. Minsan may mga slowly but surely. Yung bang tipo na pwedeng umovertake hindi umovertake. Tsaka dapat talaga maging magpasensya ka, kasi lahat naman tayo dumaan minsan sa pagiging kamote. So nasa Inaris na tayo guys, oh. Inaris Sports Complex. Bali pababa na rin tayo sa Tikling. So ayan yung pamahalaan, no, ng Rizal. Pamahalaan bayan o panlalawigan ng Rizal. Na napakaraming motor. Ayan yung mga maiipon mamaya dito sa may SMEs. Yung pang tipong naglalakad ka na eh, natra-traffic ka pa. Kasi nga, na-occupied na. May ba talaga, minamadali nila eh, para at least pagdating sa traffic eh, may oras pa, di ba? Meron ka pang batch interval. So guys, nandito na tayo sa sinasabi ko na isa sa mga bangungot, di ba? Masasabi, ayan o. Pwede kang magpahinga. Kumbaga, pag nakabackride ka nga, pwede kang matulog eh. Ayan, alos walang galawan yan. Yung traffic na yan, ayan o. So nandito pa lang tayo, malapit sa Ford Cainta, ayan. So sabi nga sa'yo, yung 2 hours na biyahe mo na imbis na mailalagak mo sa bahay nyo, diba? Napupunta sa ganito,
isipin mo, nakamotor na ako pero inaabot pa ako ng isa't kalahating oras minsan bago makarating sa Ortigas. So ganyang kalupit yung traffic, diba? Yung kaninang hataw ka nang nasa itaas ka pa na Antipolo, from Morong Rizal, hataw pa eh. Kaya yung sinabi ko sa inyo na hanggat mayroon kang pagkakataon na humataw, yataw mo para yung oras na naisesave mo ron dito mo ilalaan sa traffic. Na tayo. Ang ginagawa ko rito, hindi ko na hinihintay yan. Kumakanan na ako rito sa may Felix Avenue. Tapos papasok tayo rito sa may isang subdivision pero hindi tayo mag-u-turn. Magle-left turn tayo. Papasok tayo rito sa may isang subdivision para makaiwas sa ano. Doon tayo mag-u-turn sa loob mismo ng subdivision. Yan, diba? Para iwas tayo sa mahabang ano, traffic. Nag-u-turn ka doon sa loob ng subdivision na entrance. Hindi mismo sa may highway. Baga diskarte, kapag gusto mo talaga makapasok ng maaga, huwag kang gagawa ng violation, dumiskarte ka ng tama. Hindi ka naman four wheels. Baga diskarte, gusto mo talagang makano. Ayan, isipin mo, 100 mahigit na segundo. Ihintay mo yan bago mag-go. Ito yung literal na masasabi na naglalakad ka na, natra-traffic ka pa, diba? Ala, napakaliit talaga ng kalye na to, guys. Ayan, no. Nagpapapasok rito sa may super lane, no? Para makaiwas tayo sa traffic dito sa may Rosario. Yun. Pag nakapasok kasi tayo rito, malaking ginhawe. Yan, di ba? Nasa super lane na tayo. Hanggang doon na yan sa may IPI. Sa tulay na maliit. Kasi malalagpasan natin yung tulay dito sa Life Homes pati sa tulay ng Rosario. Yan. Pero sa kabila maluwag po. Pero pagdating dun sa may babaan ng mga tao, grabe yung ano dyan, congestion. Ito yung pinaka natin eh. Time savers. Yung super lane na to. Kasi nung mga nakaraan linggo, mali yung ginawa ng kainta eh. Yung halos pina-counterflow, pinapadaan na yung mga sasakyan dito sa may tapat ng SM East. Kaya ngayon, yung St. Joseph Subdivision, hirap na hirap pag may lalabas sa ano, subdivision na lang mga sasakyan, guys. Ayan, ang laki ng ginhawa, di ba? Kasi yung itatagal mo dyan, pag nandiyan ka sa may traffic, imbis na yung mga 2 to 3 minutes, minsan naabot ng ano, 10 to 15 minutes bago ka makarating doon sa may IPI. So ayan, nagsisimula na dyan, guys, oh, yung traffic. Dyan nagbi-build up. Guys, nakarating tayo rito sa may Ortigas, 7:05. Isang oras may get yung biyahe natin, no? Ganun katindi yung rush hour. Sana makita ng gobyerno yan. Siguro naman alam nila yan na kailangan na talaga nilang gumawa ng matinding aksyon na it's either na magbuwas talaga ng sasakyan. Kasi ang nangyari kasi hindi sila nag-phase out ng mga jeep. So nadagdagan pa nga eh nung, yung mga minibus, yung mga bagong modern jeep, tapos yung mga classic na jeep pa, diba? Kaya nadagdag sa congestion sa mga bumabiyahe dito sa Along Ortigas. Kaya yung mga sinasabi nila na kung ayaw mong matraffic, eh umalis ka ng maaga. So ano ba ang ginawa natin, di ba? Umalis tayo ng maaga. Ano ang gusto nila? Umalis tayo ng alas 3 ng madaling araw para lang sa trabaho. Di ba?
na ipangkakain mo sa pamilya mo. So parang doon na lang umiikot yung buhay mo. So dapat magkaroon ng mga sitwasyon na talagang solusyon na malupit para dyan. Oh, so siguro guys, tatapusin ko na muna yung video ko rito. Maraming salamat sa mga sumubaybay sa Biyahen Escoria Motovlog. So hanggang sa muli guys, Escoria Motovlog, ang inyo pong lingkod.